Again, nandito tayo sa labas. Tayo ay magluluto ng pinakbet. Ayan ang ating gulay at ang ating talong ay nakababad sa tubig para hindi siya mangitim. So, ito ang ating mga ingredients. Sibuyas, kamatis, lalagyan ko ng luya kasi may bagoong. Tsaka yung sili, gusto ko lang yung amoy. Tapos meron tayong pork belly. So, kailangan nating palabasin ang taba nito at ipabrown natin. Katulad nung nagluto ako ng dinuguan. Pero this time, mas gusto ko siyang parang toasted siya. So, as usual, mayroon tayong bagoong. Gagamit ako ng luto ng bagoong kasi mayroon na siyang tamis. So, hindi ko na kailangan maglagay ng ano pang ricado dyan. Kung kulang yung alak, maglalagay tayo ng kaunting asin. Mayroon tayong chicken bouillon para pang balance. As usual, meron tayong paper towel kasi wala ako sa lababo. At ayan ang aking background, ang aking rosemary. Ganda, no? Ganda ng ano niya, oh. Namumulaklak din siya. Oh, ayan. Yan ang aking background. At mayroon pa ako isang background. Hold on. Ito ang aking background. Hindi ko alam, may bulaklak na pala siya. That's lilac. Ayan. That's lilac. Yan ang aking lilac. Ang dami niya ng bulaklak. Nung isang araw, di ba, nung kami sa yard ng asawa ko, pinaputol ko pa lang yung kanyang, marami na kaagad maliliit. Tapos, ayan na. Almost a week lang yata, o 2 weeks. Ayan, meron ng bulaklak yung aking lilac. Nung nagbi-video ako, wala pa yan eh. Dadami yan. So, yan ang aking lilac. Sana naaamoy nyo yan, ang bango-bango kaya niyan. Alam nyo ba kung anong bulaklak yan? Ayan. Yan ay bulaklak ng apple. Apple tree. Yan ang bulaklak niya. Oh. Ang ganda. Ayan. Ayan, neighbor sila ng apple. Ito yung aking blueberry. Ayan, may bulaklak. So, baka mag-bear fruits na siya. Okay, mag-umpisa na tayo sa ating pagluluto. Pinakbit ang ating menu ngayon, mga kapatid. Sindihan natin ang ating kalan. Ayan. Nung last time nagluto ako ng dinuguan, mahangin. So, yung kanyang hangin, bali papunta doon, malapit sa may lilac. So, siguro naman hindi mag yung steam niya hindi pupunta sa camera. Ilagay na natin yung ating baboy at ito ay palalabasin natin ang kanyang mantika. Pakpan natin. I-check natin ang ating baboy. Papabrownin natin siya. Kailangan mag-brown ang itong ating pork belly. Tapos para masarap yung ating pinakbit. Ayan, brown na siya. Oh. Ang dami niyang mantika. Siguro kailangan natin bawasan yung mantika pag nag-gisa. Ganda niya na. Oh. Para na siyang lechon. Itabi natin siya ng kaunti.
kuha ako ng ano, lalagyan. Bawasan natin yung matika. Masyadong marami. Okay, magigisa na tayo. Ayan, umano na siya, nag-brown na siya. Lumutong na yung kanyang meat, yung kanyang, yung pork belly. So, ilalagay ko na yung luya. I-infuse natin yung luya dito sa ating pinakbit. Ang bango, oh. Kahit maglagay kayo ng bagoong, pag may luya, hindi masyadong, ano, maamoy. Ilalagay ko na rin yung bawang. This time, maglalagay ako ng bawang. Mauuna yung bawang kaysa sa sibuyas. Lagay na natin sibuyas. Bango. Igisa muna natin yung mga ano, sibuyas, bawang, luya, tsaka kamatis bago natin isama yung ano, belly. Lalagay ko na yung ano, yung kamatis. Paano ba kayo magpakbet? Bawat tao ano, kanya-kanya silang style ng pagpapakbet. Ako ay Bicolana. So usually yung pagluluto ko ito ay on my own way. Parang ito yata yung pinakbit Tagalog eh. Ang pinagkaiba lang yata dahil naglagay ako ng luya. Kasi yung luya talaga nakakapagpatanggal ng lansa ng bagoong. Kahit nasa ano na yung bagoong ko, luto na. Ngayon isama na natin yung kanyang pork belly sa pagigisa. Hayaan natin siyang combine yung kamatis. Lutuin natin yung kamatis bago natin ilagay yung gulay. Ito. Ginisang bagoong. Masarap siya. Natikman ko siya doon sa aking ka-church member. Pag nagluluto siya ng pinakbet, hindi hilaw na bagoong ang ginagamit niya. Ito na. Kasi kompleto na siya eh. May timpla na siya. Maglalagay ako ng isang ganito. Oh. Kaya tayo dito uli nagluto sa labas dahil nga alam nyo na maamoy ito sa bahay. Total naman may araw. So, bago ko ilalagay yung mga gulay, titikman ko to. Kailangan kong tikman to. Kung kailangan natin ng asin. Hindi na natin kailangan yata ng asin. Kasi, tapos yung tamis niya, mayroon na siyang tamis. Kasi luto na nga. Uunahin natin yung ito. Sitaw. Kasi medyo matigas siya. Isasama ko na rin tong ano, oh. Ito. Yung ating kalabasa. Kasi gusto ko sa pinakbet, yung kalabasa niya, medyo sumahalo. Nagbabalance siya ng alat. Kasi matamis yan eh.
bukod doon sa bagoong, ano, ilagay ko na rin to, oh, yung sili. Mabagong siya, ang bagong niya. Saka mukha na siyang masarap kahit hindi pa luto. Takpan natin muna siya, steam natin yung gulay. I-check natin yung ating gulay. Ayan. Lagay ko na yung ampalaya. Ang bango. Hindi pa ako dito naglalagay ng tubig, ha. Hanggat maaari ayoko maglagay ng tubig, pero kailangan sigurong maluto kung ano, pero steam uli natin. Check uli natin yung ating gulay. Ang sarap niya ng tingnan, oh. Lagyan ko siguro siya ng kaunting tubig kasi para maluto yung kanyang kalabasa. Ano sa tingin nyo to? Hindi ba perfect ano yan? Pinakbet? Lagyan ko siya ng kaunting chicken bouillon. Ito lang, oh. Ganyan lang kaunti. Ibabalance lang natin yung kanyang alak. Sabali, naglagay ako ng puno sa kutsaritang ano, bagoong. Lalagay ko na yung ano, talong. So, pag nagpakbit kayo, unahin nyo yung matigas na gulay. I-steam nyo. Unti-unti. Tapos pag alam niyo luto na yung susunod na ano, isunod niyo uli yung susunod na gulay. Hindi lahat. Kasi hindi sila pantay ng pagluto. So natuyo na yung kanyang ano, oh, sabaw. So magdagdag uli ako. Unti nang hindi nadagdag kung sabaw. Kasi kailangan nating lutuin yung ibang gulay pa. Check na natin yung ating gulay. Ayan. Luto na siya. Luto na yung ating gulay. Perfect pinakbet. Tikman uli natin.
Ang sarap niya na. So again, ito ay ating pinakbet na may pork belly na pinalabas natin yung kanyang mantika hanggang sa mag-brown. Tapos ginisa natin siya sa luya, bawang, sibuyas. At meron tayong gulay na ampalaya, tsaka talong, tsaka sitaw at kalabasa. Nilagay natin siya ng bagoong. Ang bagoong natin na inilagay ay hindi bagoong na hilawi. Ito ay gisa na, luto na siya na nasa bote. Kaya mayroon na siyang timpla. So again, this is my pinakbet. Kain tayo. Dinner namin ito ngayon.